Hello guys, ito na naman si Boy Megaligot. Wala na naman tayong magawa kaya ito, mga ngalikot na naman tayo ng sasakyan. Actually, malapit na itong matapos itong kinakalikot ko. Ang ginagawa ko ngayon wiring ng busina. Meron na akong busina pero naka-switch siya dun mismo sa manubela. Ngayon, meron pa ako isang busina, wala akong magawa. Nag-wiring ako ng isa pang busina gamit yung wiper nung owner ko nung sa manubela, yung wiper, kasi sayang naman hindi nagagamit yung switch ng wiper. Kaya ito, wala magawa, kaya ginamit ko yung switch ng wiper. Kaya ito, medyo patapos na. Simple lang guys ang mag-wiring. Pakita ako sa inyo. So guys, ito yung ginawa kong wiring. Medyo salasalabat na yung pagkaka-wiring ko. Bali yung fuse ko, kumuha lang ako dito sa dati kong fuse box. Tapos nag-additional pa ako ng fuse, pero kung tutusin, kahit di na. Tapos, diretso dito sa relay. Paggamit ng relay, meron number kasi ito eh. Meron siya may 86, 85. Pero ako hindi ako bumabasa sa mga 86, 85. Ganito lang ginagawa ko guys. Palatandaan ko sa wiring. Hindi na yung 86, 85 na ganyan kasi mas nalilito ako dyan na dami number. Pakita ko sa inyo. Bali ito guys yung relay. Ang palatanda ko lang dyan guys, hindi ko na tinatandaan yung 86, 85. Basta ang palatandaan ko lang dyan guys, yung positive na magagaling sa battery or sa fuse, dito mo ilalagay. Kung mapapansin nyo, tatlo silang nakatayo. Isa, dalawa, tatlo. Yan, tatlo na yan guys. Pwede mo pagsamahin itong dalawa na to. Pwede itong dalawa na to o itong dalawa na to. Pagsamahin nyo lang guys yung wire niyan. Yung wire na yan, papunta yan sa battery. Battery, papunta dito sa dalawa. Pagsamahin nyo yung wire na yan. Ngayon guys, ito sa negative to. Negative, trigger to. Dito nyo ilalagay yung ano nyo, yung pinaka switch nyo, kung button siya. Dito nyo guys ilalagay yung pinaka switch. Tapos itong taas, itong nag-iisa na nakahalang, bukod tangi siya nakahalang sa tatlo. Guys, ito yung accessories. Kung ano yung ikakabit nyong accessories, ito ang pinaka dito nyo ilalagay guys. Halimbawa sa busina, dito nyo ilalagay yung wire ng busina, yung positive ng busina, o kaya yung positive ng ilaw, dito nyo ilalagay. Basta itong lang nakahalang na to, para yan sa accessories. Basta ito guys, live to. Live, pwede nyo pagsamahin itong dalawa na to, o pwede nyo pagsamahin itong dalawa na to. Basta itong isa, magiging trigger siya. Pwede siya sa button or toggle switch, pwede siya. Ngayon guys, meron naman siyang housing, may nabibili siyang housing. Ito yung pinaka housing niya. Yan guys, makita nyo rin, may tatlong magkakasama. May tatlong nakatayo, isang nakalang. Ganon din yan guys, nagkaroon lang siya ng housing. Bali guys, pag wiring ng busina, itong busina ko na to, halimbawa ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakahalang, positive. Kunin nyo yung positive dito, isa. Tapos isa doon sa kabilang wire, kunin nyo. Tapos dito, pagsasamahin nyo yan guys. Tapos ito negative, kukunin nyo itong negative. Tapos kukunin nyo din doon sa kabilang busina yung negative. Basta talaga dalawa siyang negative guys. Ganun ang pagkagawa nyan. Tapos yung negative ng dalawang busina, pagsasamahin nyo, ilalagay nyo lang sa body ground. Yan guys, nakita nyo. Body ground. Tapos dito sa negative ng busina. Tapos negative ng busina sa kabila. Ito yung positive. Positive din sa kabila. Tapos ilalagay nyo sa positive sa accessories ng relay. Nag-iisa lang siya guys na nakahalang sa relay. Bukod tangi siya sa ano, ito kahit hindi niyo to gamitin. Basta ito lang ang sa ano, ito lang guys yung sa accessories. Ito yung positive galing battery or fuse.
Yan guys, ang pagkaka ano niyan. Kakaayos niyan guys. Ngayon ako, ang ginawa ko, di may negative na ako dito, ang kailangan ko na lang yung trigger. So guys, ito yung trigger ng ano. Ito yung trigger na sinasabi ko sa inyo. Housing to guys ha. Trigger siya. Ngayon kung dito sa relay, ito yung trigger. Ngayon magpapagapang ako guys ng wire papunta dito sa ilalim. Papunta sa ilalim tapos aangat dito guys. Ito guys. Na-testing ko na yan kanina guys. Naganap ako ng wire dito. Isa kasi dito papunta sa negative. Negative ng papunta dun sa may relay. Isa dito papunta sa relay. Tapos yung isang negative nito papunta naman sa body ground guys. Ngayon guys, pag nakabit nyo na yung trigger dun sa relay na isa, tapos ito sa body ground guys, gagana na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na push button ng wiper. So guys, na-testing ko na siya kanina, gumana naman siya. Tapos ito guys, ito wala na to guys. Kasi itong wire na to guys, ito gumagana to sa wiper. High and low yan guys. High and low. Low, high. Yan ang laro ng wiper na to. Kaya ito guys, hindi na to magagamit. Kasi wala naman din akong wiper motors. Wala akong wiper motors. Wala din akong wiper na kagaya na sa kotse. Kasi guys, pang kotse itong pang corona to guys eh. Yan manubela. So guys, ganun lang ang pagwa-wiring guys ng kung gusto nyo gamitin to. Hanapin nyo lang guys yung negative. Tapos gagana na siya. Negative trigger sa relay, then negative ng body. Ganun lang guys, ganun lang kasimple. Yung ibang guys na natuturo ng wiring sa relay, pero silang tinatawag na may ano pa yan eh, may 87, 85, 86. Pero ako guys, kasi mahina ako sa magkabisado ng mga number na yan. So guys, ang palatandaan ko lang, basta ito galing sa battery. So guys, battery, pagsamahin nyo lang to. Tapos ito siya accessory, yung nakahalang. Tapos ito sa trigger. Ganun lang guys. Kung gusto nyo malaman guys na kung gumagana yung inyong relay, pagsamahin nyo pa rin guys itong, ito yan eh. Pagsamahin nyo yung positive, tapos negative. Pag dinikit nyo sa body ground yung negative guys, itong relay nyo, magkiklik yan. Ibig sabihin, pag lumagatik to, gumagana ang relay guys. So nagpalit ako guys, kasi ito yung dating nakalagay. Kaya pala ayaw gumana ng busina, hindi lumalagitik. Ibig sabihin, busted na to guys. Kaya kumuha akong isang relay dito, nanghiram muna ako. Ewan ko kung anong wirings nito guys. Nanghiram muna ako, so yun, napagana ko na guys. So ganun lang guys. Simpleng wiring lang, simpleng technique. Simpleng paliwanag lang kung paano gawin yung relay. Paano gamitin yung relay. Paano i-wiring guys. So ganun lang guys sa mga gustong mag-wiring. Sundan nyo lang guys yung pagkabit ng relay. Ganun lang kasimple guys pagdating sa busina. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo. Salamat. A few moments later. So guys, na-install na natin yung busina. Bali, ito yung naging tunog niya guys. Sa manubela, ito yung tunog niya. Yung install natin guys, ito na yung tunog niya. Yan guys, tingnan nyo. Bali yan guys yung in-install natin na bagong busina na gamit ang button ng wiper. So yan guys, so alam nyo na kung paano nyo gagayahin. Alam nyo na kung paano diskarte, paano mag-relay ng busina. So guys, kung gusto nyo matuto kung paano magkalikot, subscribe nyo lang yung YouTube channel ko. Subscribe nyo lang si Boy May Kalikot para meron kayong alam sa susunod na video. Oh no!